Isang mapagpalat, magandang araw mga bata! Ngayong araw, tatalakayin natin ang konsepto at salik na nakaapekto sa supply sa pang-araw-araw na pamumuhay. Pero bago yon, ano muna ang common denominator o isang katangian ng mga larawan sa collage? Ito ay may 6 na letrang salita. Kung ang sagot nyo ay supply, tama kayo! Pero ano ba ang supply? Ang supply ay ang dami ng produkto na kaya at handang ipagbili ng producer sa isang takdang panahon. Kung may batas ng demand, may batas ng supply. Kung sa batas ng demand, opposite ang relasyon ng presyo at demand, sa batas ng supply naman, sila ay may positibong ugnayan. Batas ng supply. Kapag mataas ang presyo, lumalaki rin ang bilang ng produkto o serbisyo na kaya at handang ipagbili ng producer. Kapag mababa naman ang presyo, lumiliit ang bilang ng produkto o serbisyo kaya at handang nilang ipagbili. Dahil sa distance learning, lumaki ang demand sa laptop. Tumaas ang presyo nito, kaya naman mas nahikayat pa ang mga producer na dagdagan pa ang bilang ng laptop sa pamilihan. May mga salik na nakaapekto sa supply maliban sa presyo. Una, pagbabago sa teknolohiya. Ang pagbabago sa teknolohiya ay karaniwang nagpapataas sa supply ng produkto. Halimbawa, sa lumang makinang panahi ay nakagagawa ka ng isang damit sa loob ng isang araw. At nang mag-upgrade ka sa electric sewing machine, maaring makagawa ka na ng 5 pirasong damit sa loob lamang ng isang araw. Ikalawa, pagbabago sa halaga ng mga salik ng produksyon. Ang pagbabago sa presyo ng mga salik ng produksyon tulad ng lupa, kapital, paggawa, entrepreneurship ay nakaapekto sa dami ng supply ng produkto. Halimbawa, tumaas ang presyo ng tela na ginagamit mo sa paggawa ng damit. Ibig sabihin nito, tataas din ang gastusin mo sa produksyon. Dahil dito, mababawasan ang dami ng produkto na handa o kaya mong ipagbili bilang producer. Ikatlo, pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda. Kapag ang bilang na nagtitinda ay tumataas, lumalaki din ang bilang ng supply ng produkto. Maaari rin itong ihalintulad sa bandwagon effect. Halimbawa, nauso ang face mask at face shields dahil sa pandemya. Mas marami ngayon ang nahikayat na magtinda nito na naging dahilan ng pagtaas ng bilang ng supply ng face mask at face shields. Ika-apat, pagbabago sa presyo ng kaugnay na produkto. Halimbawa, tumaas ang presyo ng asukal at bumaba naman ang presyo ng mais. Ang mga dating taniman ng mais ay gagawing taniman ng tubo. Dahil dito, lalaki ang supply ng asukal at bababa naman ang supply ng mais. Ikalima, ekspektasyon ng presyo. Kung ang producer ay umaasa sa pagtaas ng presyo sa kanyang produkto, maaaring mag-hoard o magtago sila ng produkto na magre-resulta sa pagtaas ng presyo at pagbaba ng bilang ng supply nito sa pamilihan. Halimbawa, may paparating na bagyo at inaasahan ng mga negosyante ang pagtaas ng presyo. May ilang negosyante na magtatago na ng bigas na magiging dahilan ng pagbaba ng supply sa pamilihan at ilalabas lang nila ito kapag tumaas na ang presyo ng bigas sa merkado. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!